mausap pa. Hello friends! Welcome! Ito si Lola Elsa sa aking Elsa's Kitchen. Kumusta na po ang mga friends ko sa buong mundo? Especially po mga lola, tsaka mga lolo, mga favorite ko yan. At tsaka mga mom, tsaka mga dad, magluto masarap para sa mga lolo at lola at sa mga new mommy. Manood po kayo dito kasi madali lamang sundan ang mga delicious recipes ko with easy step-by-step video. Pero bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe Elsa's Kitchen. Ring the bell! Friends, ang lulutuin po natin ngayon ay red grouper. Sa Pilipino, ito ang tawag ay lapu-lapu. Maganda po ito sa Christmas Eve or New Year's Eve. Ano po ito ah? Main course. Nagagawin natin, ito po ang isda ngayon. Nandito po siya. Maganda po itong binili ko, sariwang-sariwa. Mga 2 pounds yata ito. Puputulin natin yung mga gills. Ayan. Ayan. Tsaka dito sa tabi. Tara mamaya, hindi po tayo matitinit. Wow, ganda ng gunting ko. Yun. Malinis na po. Wala na. Kasi bago ko ito linagay sa ref, hinugasan ko ng mabuti. Ngayon, para hindi siya mabasa, pupunasan natin para ipapat natin para ng paper towel para tuyo. Ito po yung kanyang laman. I-slicein natin ng konting ganyan. Tatlo lang. Hindi kailangan maraming slice. Kaya po natin kailangan i-slicein para pag ilagay po natin dyan yung asin at saka yung mga condiments, mag-absorb po dito lahat. Dahil ito pong grouper ay mga isda po ito sa bato tulad ng mga loro. Ang isda sa bato, mayroon po silang sariling amoy. Medyo malansa konti. Ngayon, kailangan natin mga ingredients mag-absorb dito sa mga balat para mawala po yung amoy na yon. Para pag kinain natin itong grouper, mararamdaman natin na napakasarap ng kanyang laman. Malambot-lambot, parang bola. Continue natin hiwa. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang gagawin po natin dito sa ating red grouper ay i-grill natin, iihawin natin. Naglagay po ako ng aluminum foil para yung aking mga ingredients ay dyan lang siya. So, nalagyan na natin siya ng lemon. Ang susunod, aasin na natin ng konti. Parang yung pagkain. Konting-konti lamang ang asin, ang Kasi yung mga binibili natin na ulam, masasarap na po yan. Ito na po. Prepare na po natin yung pang-rub natin sa kanyang mga condiments. Sama na natin ang mayonnaise dito. Dito na po yung dill. Nalagyan na po natin ang butter. Lahat po ang mga sukat nito ay nasa ingredients below. So, makikita nyo lahat yun. Kung ano yung mga pinaghalo-halo ko dito. Nalagyan natin ng pepper. Kunin natin ito. Iaano rin natin. I-paste dito sa isda. Sa harapan. Sa ilalim. At dito, sa mitian. Para buong katawan niya ay masarap. Sarap naman yung natikman ko. Itong ginagawa natin ay main course sa handa ninyo for Christmas Eve or New Year's Eve. Then, nanya natin ito ng konti. So ngayon, habang gagawa tayo ng parang bowl sa kanya, lalagay po natin itong baby tomato na kinat ko into house. Ganyan, bubuhos nyo lang ito sa ibabaw. Para pag habang kumukulo lahat yan, mag-absorb lahat yung lasa ng kamatis, lasa, at saka itong pitted na olives, lalagay po natin. Napakasarap po itong ihahanda ninyo sa Pasko. Lalagyan natin ng onion, yung sibuyas na dahon. Yan, konti. Tapos, slice tayo ng lemon. Ilalagay natin dito sa, yan, isang lemon. Tapos maglalagay tayo ng dalawang spread ng dill. Itong po Tabasco, kailangan ito. So, maglalagay po tayo ng konti.
Iyon. Tapos babalutin ko na siya. Lagyan natin ng ano-ano dito para yung lasa, yung mga mag-ano, mag-i-steam yung mga kamatis. Mag-i-steam yung kwan. Isda. Ibris na po. Ating grill. Pwede na natin ilagay itong ating isda. Oo, ganun. Medyo tumagal ang init kasi mag-winter na ngayon. Eh. Ayan. Ipapatong na natin ang isda dyan. We will cook this for 15 to 20 minutes kasi makapal siya at malaki. Meron na po tayong 20 minutes for that side. Bangon! So, ito ay pag-isda. Ano yung luto ko? Iwanan muna natin ulit for 20 minutes for the other side. And then, okay na. Tatakpan na natin para maluto. Yan. Papakita ko lang sa inyo yung mga puno dito sa amin kapag fall. Yan po ang mga kulay. Saka ito sa tabi ng bintana mo. So, bubuksan na natin ito. Okay, we'll open up our grill. And then, ilalagay na natin ito. Nagay po natin ito dito muna sa sangkalan. Dadalhin natin sa loob ng bahay. This is the moment of truth. Kung ano nangyari dito sa ating mga ginawa ni Lola. Wow. Mausap pa. Wow! Kailangan titikman natin kung luto ba yung ating ulam. Ito. Mausap pa. Good. Double thumbs up. Mapakasarap. Cheers, friends. Bagay po dito ang wine ay white wine. Pag-isla pong niluluto nyo, white wine. Kung meron kayong oval plate, mas maganda kasi pa-i-coating nyo ng kwan, ng lemon. Lemon and then the baby tomato, pa-i-coating nyo. Hindi natin matatawag ito na inihaw or grill. It's a more on steam. Kasi nakabalot siya doon sa aluminum foil. Dahil sa napakarami niyang herbs, makita niyo naman, but 9 herbs yung nilagay natin. Pero yung mga kamatis, yung mga sibuyas. Pero yung dill, well, the dill is a part of it dahil kapag nagluto kayo ng mga isda, lagyan na yung salsa, mga ganyan. Nilalagay talaga ang dill. Yun ang bagay sa isda. May friend ako na kaibigan, nakilala ko, a new friend, Filipino, they were here in Canada way back sa Winnipeg, mga 1970 pa. So, graduate siya ng medtech sa atin. Pangalan niya si Feli Manzano. Head siya ng medtech department. Siya ay nagtatrabaho na pero ngayon retired na. At tapos si Mr. Mario Manzano ang kanyang asawa. Kumusta na po kayo, ma'am? Sir! Kung nagustuhan niyo ang aking video ngayon, subscribe na po sa Elsa's Kitchen. At don't forget to like and share to your friends and to your family. And don't forget to hit the bell button for my latest update. Kasi kapag ang subscribe po, isang beses lang sa buong buhay nyo. Pero ang like, kung may bagong luto, lalike nyo yun at isishare nyo sa mga friends nyo sa buong mundo, sa mga Pilipino. Bye!